So yun, what's up mga kabarok? Ngayong araw pala na to ay pag-uusapan natin yung pagkuha ng student driver's license dito sa Quebec, Canada. So kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, like, share at pakipindot na lang din ng ating notification bell para ma-update kayo sa ating bagong video. So yan mga kabarok, ano, sa pagkuha nga pala ng student driver's license dito sa Quebec, Canada, ay i-share sa atin ni Kuya Sherwin yung kanyang experience. So si Kuya Sherwin ay nakasabay ko dito, papunta dito sa Canada noong 2019, at dahil nga sa busy at wala nang time sa pagkuha ng local driver's license dyan sa atin sa Pilipinas, ay hindi na siya nakapagdala dito sa Quebec, Canada. So yun nga, nag-apply siya dito ng pagkuha ng student driver's license, kaya i-share niya sa atin kung paano ba siya kumuha dito at kung magkano ba yung kanyang mga binabayaran. So yun, panoorin natin itong video na to. Mahalaga ito sa mga bago pa lamang, napapapunta pa lamang dito sa Quebec, Canada, at magkakaroon kayo ng idea kung ano ba yung maganda, yung magdala ba ng local driver's license galing dyan sa Pilipinas or dito na mag-aral sa Quebec, Canada. So panoorin niyo itong video na to at sana ay magkaroon kayo ng kunting idea at magbago yung isip nyo kung ano ba yung mas maganda. So yun, panoorin natin itong video na to. So yun, what's up mga kabarok? Ngayong araw pala na to ay gusto namin i-share sa inyo yung pagkuha ng student driver's license dito sa Canada. So sa mga hindi pa nakakakuha dyan ng driver's license at gustong kumuha ng student driver's license muna, so ituturo namin sa inyo kung paano ba yung pagkuha dito. So si Kuya Sherwin, na-experience niya dito yung pagkuha ng student driver's license. Tatanong natin sa kanya kung ano ba yung mga requirements na kailangan at paano ba yung unang step sa pagkuha ng student driver's license. So paano ba yung una mong ginawa nung kumuha ka ng student driver's license dito? Actually, nung una ay wala tayong idea tungkol doon. Pero nung tumawag tayo sa SAAC, tinanong niya nung nakausap natin sa kabilang linya kung meron tayong dalang driver's license galing Pilipinas. Which is ako, sa case ko ay wala. So, in-advise niya ako na magpa-enroll muna sa isang driving school dito malapit sa within sa Thetford Mines. Then from there ay mag-uumpisa yung proseso. Ah, yan ang proseso ng pagkaano niya. Yeah. So, nung ano ka na yan, nung tumawag ka dun, may mga sinabi ba sa yung requirements sa pagkuha ng gano'n na schedule? Kailangan ka pa mag-submit ng requirements sa kanila? Or may mga personal information na kailangan sabihin sa kanila bago ka i-schedule dun? Oo. Kasi isa sa requirement para i-accommodate ka nila sa SAAC. Katulad ng wala akong dalang driver's license galing Pinas, ay kailangan may recommendation letter galing doon sa driving school mula dito. So bukod doon ay yung mga iba pang dokumento katulad ng passport, yung working permit, tsaka SIN. Yan ang mga kailangan. Yan ang mga kailangan. Ano muna ba step? Yung kuka ka muna ng recommendation galing sa SAAC or pupunta ka muna sa school? Kailangan, yung ano kasi, yung recommendation galing sa driving school dito ay syempre, kailangan ka mag-enroll. Oo. So, ang enrollment ay initially ay 1,000 Canadian dollar. 1,000 Canadian dollar. For 1 year? Or ano ba? Yung schedule ko ay binigay sa akin ay in 3 months time ay makukumpleto yung ano. At yung, for 3 months lang yun? Oo. Pero ano ba, kalimitan ba mga ilang buwan bago makukumpleto yung ano? Yung kabuuan? Mga 6 na buwan, gano'n. Isang taon din? Isang taon din. Inaabot din ang isang taon? Oo. Yun. So si Kuya Sherwin, nakakuha to siya ng ano, nagano ka ngayon, di ba? Nakatapos ka na sa theory? Oo. So upon enrollment, ay yun, binigyan ako ng mga schedule sa lecture. Then, after lecture ay in-undergo ko ng theoretical exam.
nung Permi Plus. Okay. So, luckily na ipasa naman. So, from there ay binigyan nila ako ng recommendation letter may cellyo nila. Tapos? Then, in-advise nila ako na pumunta nga sa SAAC. Dala yung dokumentong yun, tsaka yung pambayad. Okay. Pagkano yung pambayad? Yun, 75 Canadian dollar. Okay. Kasama yung yun, yung SIN, yung requirements working permit. Niya. Okay, working permit. Tsaka passport. Tsaka passport, kailangan pala yun i-present doon. Tapos, anong process mo doon pagdating sa SAAC? Ano yung pagdating doon ay... Initially kasi ay tinawagan ko muna kasi nga panahon ng COVID. Oo, yung pandemic. So, binigyan nila ako ng schedule para pumunta ron. Mm. So, nung once na nandun na ako, pinonfirm naman nung registration na nandun yung pangalan ko for appointment. So, pagkapasok doon ay binigyan lang ako ng number, then nagantay lang ako ng ilang minuto, ay in-accommodate na ako. Then yan, may mga presentation lang ng dokumento, may simpleng tanong. Okay. Tapos bayad at inisyo na sa akin yung resibo. Okay. Pero yung mismong card na student permit, para siyang ATM card, ay pinamail nila within 3 working days ay na-receive ko na. Wala ka ng exam doon? Basta inanom na lang, binigay mo lang yung ano mo? Yung requirements mo wala na. Wala na. Okay, tapos binigay na kagad sa kanya. So pagkatapos nun, paano ka, ano bang ano? After nun, kasi yung student apprenticeship na yon na card, yun yung hihingiin nung school ko naman para sa next level na ako saan, mag-actual driving na ako. Okay, so yun ang kailangan pala requirements. Hihingiin yung mismo ng driver mismo itself. Yung tutor na driver para ako ay makahawak na nung sasakyan. Kasi hindi ka papayagan pag wala ka nun. Hindi ka pa magda-driving pa. Mismo. Ayun. So, ano pa yung ano, pagkatapos nun? Ano bang sunod na procedure? Halimbawa, nakapasa mo na yung ano mo, yung sa actual driving. So, pag naipasa yon ay again, recommendation letter from them do sa school. Okay. Para bumalik do sa SAAC para mag-undergo ng theoretical exam naman ng SAAC. Sa ano talaga, professional driver's license. For professional driver's license. Yun. So, mag-exam ka rin doon, tapos sa test drive. Mismo. Para makakuha ng international driver's license. So, ano nga pala yung mga ano? Pagkalim mo nag-aral ka, ano ba yung mga bibili ka ba? May bibiling ka pa mga... Meron. Ano? Hiwalay doon sa tuition fee na 1,000 Canadian dollar ay separate bibili ka ng libro para sa driving lesson. Uh-huh. Separate yun, tsaka may mga iba pang bayaran. So mga aabot na magkano siguro bago ka makana matapos? Siguro less than 1,300 naman. So yun ang babayaran nyo pagka dito kayo kumuha ng student driving license sa Canada. So medyo mahal. Abuti ng ilang libo talaga sa atin. Kaya kung ako sa inyo, mas maganda talaga yung bago kayo pumunta dito, magdala na kayo ng local driver's license dyan sa atin sa Pilipinas. So yun, sana nakatulong sa inyo itong kunting information para sa pagkuha ng student driver's license dito sa Canada. Thank you so much sa inyo. Baka may gusto kong shout out diyan, Kuya Sherwin. Binabati ko si Mrs. Yun. Tsaka yung mga anak ko na nasa Calamba, Laguna. Yun. Hello po sa inyo diyan. Okay, hanggang dito na lang at bye-bye.